Alright, so ito na nga si Rakitero para sa Pinoy tutorial. Nandito ako para ituro sa inyo kung paano gawin na naman yung pagkopya ng ating mga files galing sa HDD di pa punta sa SSD, okay? So SSD pa galing sa ating mechanical hard drive or traditional hard drive. Ayan, sa inyo nakikita, meron tayong SSD at HDD. Ang gagawin natin is kopyahin natin lahat ng ating files galing sa HDD. Kopyahin natin ating lahat ng files galing sa HDD papunta sa SSD, okay? So number 1, upgrading HDD to SSD. Number 2 naman ay replacing a failing HDD to SSD. Nandito kasi ay makukopya natin yung ating mga files galing sa HDD papunta sa SSD na walang kahirap-hirap. Hindi mo na kailangan maghanap pa ng mga license kasi pag ikaw ay nag-install ng bagong Windows, hanap ka pa ng license key, di ba? So dito, kukopyahin natin ng buong-buo galing sa HDD papunta sa SSD. So ang gagawin nyo lang is makilig na mabuti, panoorin ang video na ito. So number 3 is mirror one PC to another PC. Okay, so napakadali lang gawin ito. Ang gagawin nyo lang is makinig na mabuti, panoorin kung ano ang mga gagawin ko dito sa inyong mga screen, okay? So sa mga friendship ko, hindi pa nakapag-subscribe, please don't forget to subscribe, hit like and share, okay? And bell button, please click upgrade to larger storage. So number 4 is upgrade to a larger storage, okay? So ngayon, tingnan muna natin kung ano ang sitwasyon natin laptop na ito. Ubuksan ko muna yung ating C. Okay, ayan, nakikita niyo na pumupula. Ibig sabihin, itong file na to ay itong hard drive na ito ay puno na. So kailangan na natin magbura. Pag naka-encounter kayo ng mga ganito, kailangan niyo na magbura, palitan niyo na at tanggalin niyo na 'yung ibang mga files. Okay, itong nakikita niyo ayan, itong tool na to, tools na 'yan gagamitin natin para ito, pang tinatawag dito is connector. So, papunta dito sa SSD. Okay, kukunik natin to, papunta sa SSD, tapos papunta dun sa USB port. Okay? So, ngayon, gagawin natin, mag-download muna tayo ng isang application para natin magawa itong mga bagay na ito. So, punta ka sa Google, search mo yung MiniTool. MiniTools, ayan. So, MiniTool Partition Wizard Free para sa pag-partition ng mga SSD drive or HDD drive, okay? So, dito gagawin natin kung paano i-clone yung mga files galing sa HDD papunta sa SSD, okay? So, sa inyo nakikita, click nyo lang yung link na yon. Pag nakita nyo, sabay i-download. Yung download na blue, pindutin nyo lang. At magda-download na siya in few minutes or few seconds, depende sa bilis ng inyong laptop. Kasi ito, medyo mabagal pa kasi nga HDD pa siya. So, mamaya, pag SSD, makikita nyo kung gaano kabilis. Okay? So, ayan. Pag okay na, is click nyo lang siya hanggang mag-open. Sabay, okay ng okay lang yan. Para ma-install. Agree nyo lang. Check nyo lang yung, ayan. Sabay, next. Next. Pasensya na. Hanggang ngayon, sinisipon pa rin ako. Saan taon na to? Next, next. Okay. Next ulit. Next ulit. Ayan. So, antayin nyo lang hanggang matapos yon. Yan. Sabay, click nyo lang. Okay. So, ngayon, i-kabit na natin yung SSD sabay sa may USB port bago yon. Okay? So, nasundan nyo naman siguro kung gaano kalinaw. Dito namang part na to. Ayan. Sundan nyo lang yung aking mouse pointer. At ito naman, makikita nyo, basahin nyo na mabuti bago nyo pindutin at siguruhin yung sakto yung pinipindut nyo sa pinipindut ko para hindi tayo mahirapan, okay? Ayan, kahit di naman ako magsalita dito, nakikita nyo naman, sundan nyo lang. Okay, so dito, piliin natin itong migrate OS to SSD, HSD. Okay, so dito is pipiliin natin itong how to migrate your OS, pipiliin natin yung letter A. Dahil dito, kakopyahin niya lahat ng inyong files kasama ang Windows. Hindi kagaya ng letter B, ang kakopyahin niya lang ay yung OS at yung mga files ay iiwan niya na. So, syempre, kailangan natin kopyahin lahat ng buo kung ano ang galing sa inyong dating hard drive papunta sa bagong hard drive. Kasi nga, papalit na kayong hard drive, di ba? So, pipiliin natin yung A para makopya natin yung Windows
na wala nang hirap-hirap, Windows at lahat ng ating mga na-install doon, lahat ng application o mga documents, lahat, okay? Ayan, pipiliin natin yung A. So dito, tinatanong ka kung anong klaseng drive ang pupuntahan mo. So pupuntahan natin yung bagong ililipatan natin. Okay, sabay, i-click nyo lang yung next. Tapos dito naman, all the data on the disk will be destroyed. Are you sure you want to? Siyempre, click nyo lang yung yes, diba? Kasi para wala na kayong problema. Tapos, at yan nga, dahil kukopihin na natin yung ating galing sa HDD, piliin natin yung number 1. Okay? Tapos, next ka na lang. Tapos, finish. Okay? Ito naman is para sa bio setup natin kung paano natin i-boost yung ating pag-clone. Okay? So, mamaya makikita nyo kung paano gawin yan. So, ang gagawin nyo lang is meron tayong mga, di ba, yung minsan escape, minsan sa F12, minsan naman is F1, ganun, F2. Basta, dapat ma-reset natin yung ating bio setup. Ayan, so ang gagawin na naman natin dito is i-click nyo lang yung apply, tapos sumunta kayo dito sa may merong nakalagay dito na dapat nakasarado lahat ng application bago nyo i-click yung yes. Okay? So siguruhin nyo wala kayo nakabukas na application, sabay yes nyo lang. Tapos antayin nyo lang ito matapos. Hanggang pag natapos na siya, ay merong lalabas dito na ayan. Antayin nyo lang hanggang matapos. Okay, so ayan, kung nakita nyo na naman to, merong lumabas na ganito, ang gagawin nyo lang dito is restart. Meron kayong mga tatlong option, pero kasi kailangan nyo lang i-restart ang inyong laptop kasi nga patuloy na ginagamit yung C or merong mga application na gumagana. So, pag ni-restart nyo yan, tutuloy-tuloy pa rin siya. Kaya, i-click nyo lang yung restart para mapunta kayo sa para tumuloy-tuloy siya. Okay? So, i-click nyo lang yung restart para tumuloy-tuloy siya. Ayan. So, sa inyo nakikita. Ito naman, ang process nito ay depende sa bilis ng inyong laptop. Kung ang inyong laptop ay mas mabagal pa sa bagong, malamang matagal ang process nito. Kung meron naman kayo mas mataas na version ng USB port, doon nyo ilagay para mas mabilis ang process niya. Okay? So, antayin nyo lang. Kailangan ng pasensya para matapos ang ginagawa nyo kasi pag mainitin ang ulo nyo, sigurado hindi nyo maantay baka kung ano magawa nyo sa laptop nyo. Kaya sa mga nag-aayos dyan, dapat ay mahaba ang pasensya hanggang matapos ang process. Okay? So, syempre, pag natapos ang process, doon na yung ginhawa, ay wala ka namang problema kasi ganoon talaga, depende rin sa dami ng files mo. Ganun, kung marami ang files mo talaga, ay malamang matagal talaga yung process niya. So, tiis-tiis ka talaga, di ba? So, pero kung mabilis din yung ano nyo, yung USB port, mabilis lang ang paglipat ng mga files. Kaya tiis-tiis ka lang. At dito na nga, nag-loading innovation. Ayan, so, okay na. Nailipat na natin yung mga files. Okay, so ngayon, tapos na tayo. Ang gagawin na natin is i-set up na yung BIOS setup at ipapalitan na natin yung ating HDD ng SSD. So, syempre, bubuksan na natin yung laptop. So, ito, number one is BIOS configuration ang gagawin natin. At dahil nga nakopya natin yung buong detalye galing sa HDD, yung lahat ng files, lahat, pati yung OS, so hindi na natin kailangan mag-install ng OS kasi yan ang problema, kalimitan yung pag-install ng OS kasi kailangan mo ng original serial number. So, this time, nakopya natin yung buong Windows license, kaya wala tayong problema dyan. So, ang gagawin na natin is buksan yung laptop, hanapin natin yung lagayan ng hard drive, at ilipat na natin yung bagong SSD sa hard drive. Di ba? Sa lagayan ng hard drive. Okay? So, sa inyo nakikita, i-check natin kung nakopya nga ba natin yung buong detalye. At sa inyo makikita naman, ayan. So, wala tayong problema sa pag-install. Kasi naka-install na ang Windows 10 dito sa bagong SSD. So, ang gagawin na lang natin is ilagay natin yung ating bagong SSD sa ligayan or palitan na natin yung hard drive ng laptop na ito. So,
Ayan. So, ang gagawin natin is pa-power off muna natin ang laptop. Ayan. Power off, shut down. Tapos, buksan na natin siya. Ayan. Bubuksan natin yung laptop para palitan natin yung ano. Tanggalin nyo muna sa saksakan ang kanyang charger. Ayan. Tapos, hanap kayo ng screwdriver na fit sa kanyang mga screw. Ayan. Dahan-dahan lang. Pero, fast forward tayo. Buksan natin. Alright. Ayan. So, kita nyo. Ayan. Ito yung SSD na old. Tanggalin natin. Tapos, ayan. Ganun lang. Kadali. Kaya-kaya nyo gawin to. Nasalp ka natin yung bago. At, ayan. Mabilis na siya, diba? Alright. So, yun na nga. Sa inyo nakikita, lahat ng files at folder ay kopya. O, oh, diba? Lahat, pati yung kanyang mga tawag dito, meron tayong mga hardware application na kailangan i-install. Kopya lahat yan. Walang labis, walang kulang. Ayan. So, sa inyo nakikita, diba? Check natin. O, diba? Kasi, minsan, pag nag-install ka ng Windows, kailangan mo pang i-install ulit din yung mga kailangan mo ring i-install yung mga ano niya, tawag dito yung mga Wi-Fi, yung audio configuration, yung audio, yung sa video graphics, ganun, merong mga kailangan pang tinatawag dito is hard drive installation, parang ganun. Kailangan mong i-install yung mga application na wala. So, dito, kinopya niya lahat, pati yung application na wala. Kaya, hindi mo na kailangan i-install yon. Kasi, pag nag-install ka ng Windows, hiwala yon minsan. So, kailangan mo pa ng driver. Yes, hardware driver. Yon. So, kailangan mo i-update yung driver. Dito, okay na. Kompleto na lahat. So, plug and play, parang ganun. So, dahil nga clone, tinawag natin na clone, kopya-kopya niya lahat. So, pwede mo rin gawin to. PC to PC, laptop to laptop. Ang gagawin mo lang is i-download nga yung MiniTool, sabay i-ano mo lang, i-setup mo lang. Okay? So, ganun lang siya kadali. Walang kahirap-hirap. So, huwag niyo kalimutan mag-subscribe dito sa channel na to. Ito naman si Rakitero para sa inyong kaunting kaalaman.